Matapos magwakas ang mundo, sinubukan ng ilang nakaligtas na mabuhay sa pamamagitan ng pag-aalis sa lupa ng kung ano ang natitira rito. Nakita ng isang espesyal na teenager na babae ang kanyang sarili bilang target ng pangangaso ng isang grupo ng mga mandarambong para sa layunin ng pera at paglilibang. Sa mga taong ito na mainit sa kanyang landas, ang kanyang paglalakbay sa kaligtasan ay nagsisimula. Hinabol ng dalawang mandarambong ang isang binatilyo na nagngangalang Molly sa disyerto. Si Simon, isa sa mga lalaki, ay nahuli siya upang saksakin siya, ngunit sinabi sa kanya ng kanyang kaalyado na hindi siya maaaring mapinsala. Ipinaglaban ni Molly ang kanyang buhay at sinaksak ang pangalawang lalaki bago tumakas. Matagumpay na naabutan siya ni Simon, ngunit isang malakas na hadlang ang lumitaw na nagtutulak sa kanya palayo. Tinitigan niya si Molly nang may pagkilala na sinasabi na siya ang babae mula sa mga kwento. Tumawa ito ng nakakaloko at tumakbo palayo sa kanya. Dahil alam niya ang panganib na maaari niyang dalhin, kinuha ni Molly ang kanyang baril at pinaputukan siya. Pagkatapos, siya ay nakabawi at ipinatawag ang kanyang alagang Falcon. Samantala, sa punong tanggapan ng mga mandarambong, isang lalaki at isang babae ang nagmamakaawa kay Deacon, ang boss ng mandarambong para sa pagkain at gamot para sa kanilang anak, ngunit kinukutya sila ng makapangyarihang lalaki. Sa hudyat ng amo, dalawang alipores ang sumulpot sa kanilang likuran upang mag-iniksyon ng espesyal na gamot na tumatagal lamang ng ilang segundo upang maglaway ang mga biktima at mapaungol sa kanila. Iniinsulto pa sila ng amo at sinabing sayang ang paggamit ng gamot sa mga mababang tao. Bumalik sa disyerto, patuloy na kinukuha ni Molly ang mga bunker para sa anumang magagamit niya upang mabuhay at sa kasamaang palad ay nauwi sa kaunting tagumpay. Kasabay nito, sinimulan ng Deacon ang pag-inspeksyon sa mga bagong suplikant para sa isang underground entertainment fight. Ang mga nagsusumamo na ito ay mga tao na naging mga hayop bilang resulta ng espesyal na gamot. Naiinip ang amo nang malaman na isang tao lamang ang dinala ni Simon mula sa huling pagnanakaw. Ipinaalam sa kanya ng katulong na si Augur na hindi pa bumabalik si Simon sa tamang panahon na ang halimaw sa hawla ay umungol ng matindi sa pinuno. Natutuklasan ito ng Deacon na kakit-akit dahil ang bagong nagsusumamo na ito ay maaaring isang mahusay na manlalaban. Pagkaraan ng ilang sandali, nagliliwanag ang mga ilaw sa fighting arena at dumarating ang mga tao para manood ng palabas, kabilang ang isang lalaking nagngangalang Earl. Sa halip na matuwa, ang ilan sa mga manonood ay nagsitsismis tungkol sa pagkakaroon ng espesyal na batang babae at na siya ay nakikita malapit sa mga lumang bunker. Ang Deacon ay nagpapasaya sa madla sa pamamagitan ng pagpapakilala sa bagong nagsusumamo, si Roger, upang labanan ang sarili niyang nagsusumamo, ang katotohanan na noon paman ay walang kapantay. Lalong nagsasaya ang mga tao habang nagsisimula ang pagtaya. Ang katotohanan ay inilabas mula sa kanyang hawla at agad na inihagis si Roger at inani ang katawan nito. Ang amo ay nabigo sa gayong hindi nakakaaliw na laban. Sa pamamagitan nito, hinahamon niya ang iba pang mga nagsusumamo na labanan ang kanyang hayop. Umakbang si Earl upang magboluntaryo kasama ang kanyang nagsusumamo, si Bob, na nasa anyo ng isang matandang lalaki. Pinagtatawanan silang dalawa ni Deacon habang nananatiling kalmado si Earl. Sa pagsisimula ng laban, ang The Truth ang nangunguna dahil sa lakas at laki nito. Mapaglarong pinag-uusapan ng mga mandarambong ang susunod na anyo ng suplikant na gagawin nila na nakatitiyak na mananalo sila. Nakapagtataka, matalinong lumaban si Bob sa pamamagitan ng paggamit ng spiked signboard na nakita nito sa dingding. Ibinaban ng nagsusumamo ang karatula sa lupa habang ang The Truth ay nagpapatuloy sa paghabol. Ang hayop ay humakbang sa may spiked signboard at nagambala. Sinamantala ni Bob ang pagkakataon at binali ang lig ng kaaway nito. Hindi makapaniwala ang mga mandarambong kasama na ang amo habang pinipigilan ni Earl ang pagngiti. Sa huli, ang boss ay walang pagpipilian kundi ipahayag ang kanilang pagkawala. Siya ay lumalabas sa pamamagitan ng pagbibigay ng utos upang makuha ang mga nanalo. Samantala, napanaginipan ni Molly ang kanyang nakaraan nang siya ay nakatali sa isang hospital bed habang sinubukan ng isang doktor na ipasok ang isang bagay sa kanyang ulo bago biglang nagising. Pagkatapos ay ipinagpatuloy niya ang kanyang araw sa paghahanap ng pagkain na nilagyan ng busog at palaso. Sa pagkakataong ito, matagumpay niyang nahuli ang isang gansa para sa pagkain at ibinahagi ito sa kanyang Falcon. Pumunta siya sa isang lawa para linisin ang sarili kapag may babaeng nagsusumamo na lumapit sa kanya mula sa likuran. Mabangis na nag-away ang dalawa at si Molly ay natatalo ng husto. Sinusubukan niyang kunin ang kanyang mga gamit para sa kanyang mga sandata, ngunit kinalagkad siya pabalik sa lawa. Kumuha siya ng bato at tinamaan ng maraming beses ang umaatake bago tumakbo para kunin ang kanyang mga armas. Sa sandaling hawak niya ang kanyang kunyal, hinawakan siya ng nagsusumamo at lumitaw ang isa pang hadlang na ikinagulat ng hayop sa loob ng ilang segundo. Hinawakan ng attacker si Molly at itinapon sa ibang direksyon, kaya tinaga niya ang sarili niyang tiyan gamit ang kunyal na hawak niya. Si Molly ay sumisigaw sa sakit, ngunit kailangan niyang gumalaw, kaya kinuha niya ang isang bitag ng oso sa kanyang mga gamit at binuksan ito sa tamang oras para magamit niya kapag muling naniningil ang babaeng nagsusumamo. Ang matalinong babae ay nakatakas sa kamatayan sa pamamagitan ng isang threat. Bumalik sa disyerto, hinanap ng mga mandarambong na pinamumunuan ng fifth wheel ang katawan ni Simon at natuklasan na binaril siya. Nagiging interesado sila sa paghabol sa isang scavenger gamit ang isang pambihirang baril. Kinabukasan, napanaginipan ni Molly kung kailan sinubukan ng isang doktor ang kanyang shielding powers hanggang sa magising siya mula sa kanyang bangungot. Pilit siyang bumangon dahil sa kanyang sugat, ngunit pinilit niyang kumilos para sa kanyang kaligtasan. Ipinagpatuloy niya ang paglakad na armado ng busog at palaso hanggang sa makakita siya ng isang maliit na bahay na ginagawang ship. Iniskan niya ang lugar para sa anumang panganib kapag lumitaw ang isang maliit na figura. Ito ay isang batang babae na nagngangalang Bailey na sumusubok na umungol kay Molly na nagpapanggap na isang nagsusumamo upang takutin siya. Napagtanto ni Molly na ang bata ay hindi nagbabanta at humingi ng tulong sa kanya. Matamang tinitingnan ni Bailey si Molly mula ulo hanggang paa at pinapasok siya. Sa bahay, tinatahi ni Molly ang kanyang sugat habang nanonood ang batang babae.
Upang masira ang yelo, nakipag-usap si Molly kay Bailey, ngunit tumanggi siyang sumagot. Sa kalaunan, ibinahagi ng batang babae ang tungkol sa pag-alis ng kanyang mga magulang upang kumuha ng pagkain. Sa pagkatapos ng pag-uusap, hiniling ni Molly si Bailey ng pagkain, at tinanggihan ng maliit na bata ang pagkakaroon nito, ngunit nang magsimulang umalis ang binatilyo, nakonsensya si Bailey, at nag-aalok ng isang lata ng pagkain. Si Molly ay nagpapasalamat na kumakain ng pagkain habang si Bailey ay tahimik na nanonood. Pagkatapos ng ilang kutsara, binigay ng bagets si Bailey ng pagkain, at ipinagpatuloy ang pag-uusap para makilala ang isa't isa. Ang maliit na batang babae ay nagsimulang mag-init sa kanya, habang itinuturo na ang kanyang mga magulang ay tiyak na babalik habang nakikibahagi siya sa pagkain kay Molly. Pagkatapos, nakita niya ang bag ng binatilyo at binuksan ito dahil sa curiosity. Nakaramdam ng utang na loob, niregalo sa kanya ng nakatatandang babae ang isang maliit na pinalamanan na hayop. Dahil dito, nagpa siya si Bailey na hayaan si Molly na manatili sa gabi. Nagkaroon muli ng bangungot ang binatilyo kung saan nakatakas siya sa isang pasilidad na may dalang baril, natatakot sa kanyang paligid. Bigla siyang nagising nang sumigaw ang kanyang falcon para magbigay ng babala at agad siyang lumabas ng bahay. Iniskan niya ang lugar at nakita niya ang limang mandarambong na paparating. Tumakbo siya papunta sa bahay at nakita si Bailey na lumalabas para itanong kung ano ang nangyayari. Sinabihan ng binatilyo si Bailey na pumasok at magtago at bago makalapit ang mga mandarambong, matagumpay na nabaril ni Molly ang isa sa kanila. Sa kasamaang palad, siya ay mas marami at nahihirapan siyang labanan ang tatlong malalaking mandarambong na sabay-sabay na umaatake. Samantala, nanginginig sa takot si Bailey sa loob ng bahay, habang yakap-yakap ang kanyang mga laruan. Dumating ang isang mandarambong upang hulihin si Bailey, at ang maliit ay desperadong gumapang palayo sa kanya habang sumisigaw sa takot. Sa labas ng bahay, haharapin ni Molly si Will sa one-on-one na labanan, at nang marinig niya ang mga sigaw ni Bailey, mas naging determinado siyang labanan siya. Hinawakan niya ang kanyang kunyal at hinampas ng paulit-ulit ang kanyang kaaway, sapat na para mapaatras ang lalaki. Pagkatapos, tumingin si Molly sa direksyon ni Bailey, at nakita niyang sasalakay na ang mandarambong, kaya gumawa siya ng power spear sa kanyang kamay at tinamaan nito ang mandarambong. Lumipad ang lalaki palayo kay Bailey, ngunit nasaksihan ni Will ang lahat. Napagtatanto na si Molly ang espesyal na babae. Nagmamadaling tumakas ang binatilyo kasama si Bailey, ngunit nagpupumiglas ang bata, ayaw umalis dahil sa kanyang mga magulang. Sa kabila ng pagpapaliwanag ng panganib, nananatiling matigas ang ulo ni Bailey, kaya pilit siyang dinala ni Molly. Bumalik sa punong tanggapan, si Deacon at ang kanyang pinagkakatiwalaang mga mandarambong, si Nakim, Margaret, at Augre, ay personal na nakaharap kay Earl. Nagalit ang pinuno habang naririnig ang ulat ni Margaret tungkol sa kanilang pagkatalo sa pakikipaglaban kay Bob. Ang pinaka nakakainis sa kanya ay ang itsura ni Bob ay isang matandang tiyuhin. Sinisisi niya si Augre sa pagkatalo at iminumungkahi ni Margaret na gumamit ng mga underhanded na diskarte para talunin si Bob, ngunit tinutulan ni Kim na nagsasabing magmumukha silang mahina. Si Earl sa kabilang banda ay nananatiling composed at mapagmasid. Sa gitna ng pagtatalo, dumating si Will at tuwang-tuwang nag-ulat tungkol kay Molly. Siya ay nagpapatotoo kung gaano kalakas ang espesyal na babae, at ang mga kwento ay totoo, siya ay may mga kapangyarihan. Ang mga babae sa silid ay sumasalungat sa sinabi ni Will na imposible, ngunit pinatotohanan ni Deacon na nakita niya ito minsan. Lalong natuwa ang pinuno at hinawakan si Will sa lig para mas magsalita siya. Nagdaldal siya tungkol kay Molly na nasugatan, at na may kasama siyang isang bata na nakasuot ng dinosaur suit, at ang binatilyo ay napaka-protective sa kanya. Nang mapagtanto na totoo si Molly, binanggit kaagad ni Kim na kailangan nila siya, ngunit biglang sumingit si Augre sa pag-uusap, na mali ang interpretasyon na pinag-uusapan niya ang bata. Pinakawalan ni Deacon si Will, at tinutukan ng baril ang ulo ni Augre, nilinaw na si Molly ang kailangan nila, hindi ang bata. Nagboluntaryo si Kim na hulihin si Molly sa pamamagitan ng paggamit sa bata bilang pain para pusang loob na lumapit sa kanila ang espesyal na babae. Ngunit iginiit ni Will na kailangan niyang gawin ang trabaho. Dahil dito, nawala ng pasensya si Deacon, at inutusan ang kanyang mga alipores na sumamo si Will upang magkaroon si Bob ng mapaghamong kalaban habang naghihintay sila. Nagpapakita ng pag-aatubili si Augre sa utos na ito, ngunit nananatili siyang tahimik. Sinabihan pa ng amo ang kanyang mga alipores na ikulong si Earl sa ngayon. Pagkatapos, sinimula ni Kim at ng kanyang kuponan ang paghahanap kay Molly. Dumating sila sa bahay ng bata, ngunit wala itong laman. Inutusan niya ang kanyang kuponan na sunugin ang bahay, at iniskan ang lugar. Sa ilang segundo, nalaman niya ang direksyong tinahak ni na Molly at Bailey. Ang mga mandarambong ay pumasok sa kagubatan. Sa oras na huminto at magtago sina Molly at Bailey, tinakpan ng binatilyo ang bibig ng bata upang manatiling tahimik, ngunit natuklasan ng matalim na Kim ang kanilang direksyon at inutusan ang isang mandarambong na magpaputok ng smoke bomb kung nasaan ang dalawang babae. Hindi napigilan ni Bailey ang pag-ubo na nagbibigay ng eksaktong lokasyon nito, kaya binaril ni Molly si Kim sa sandaling makita niya siya, ngunit inalis ng babae ang araw nang walang pakialam. Kasabay nito, kinuha ni Bailey ang bag ni Molly at tumakbo palayo. Inihanda ni Molly ang kanyang huling busog at itinali ito sa isang lubid upang madali niyang makuha at magamit muli. Pinabagsak niya ang dalawang mandarambong kasama nito, ngunit nang maabot siya ni Kim's, walang sandata ang mabisa laban sa kanyang lakas, kaya tumakas si Molly. Naabutan niya si Bailey, ngunit papalapit na ang mga humahabol sa kanila, kaya kinuha niya ang kanyang bag at inihagis sa kanila upang bumili ng ilang oras. Dalawang mandarambong ang biglang humarang sa kanila at sa panahon ng laban. Nalaglag ang salamin sa mata ni Molly na naging dahilan upang lumabo ang kanyang paningin. Nakaramdam ng pagkadismaya ang binatilyo dahil dito, ngunit hinawakan ni Bailey ang kanyang kamay para pangunahan ang pagtakas. Wala silang oras para magpahinga dahil inaatake sila ng isa pang mandarambong. Sinabihan ni Molly si Bailey na kunin ang kanyang salamin sa mata at sumunod ang bata.
Dahil sa hindi malinaw na nakikita, nagpupumilit ang binatilyo sa pakikipaglaban sa mandarambong. Samantala, hinanap ni Bailey ang salamin sa mata at nagmamadaling bumalik kay Molly. Gayunpaman, siya ay nawala at tumawag sa kanyang kasama para humingi ng tulong. Narinig ni Molly ang mga tawag ni Bailey, ngunit dahil sa kanyang kawalan ng kakayahan na makakita at sa mga smoke bomb, siya ay natapilok at nahulog. Habang ang bata ay patuloy na umiiyak para humingi ng tulong, si Molly ay napapalibutan ng mga mandarambong. Itinali nila ang dalawa niyang kamay at bumagsak siya sa lupa. Sa kabutihang palad, napunta siya sa lugar kung nasaan ang kanyang salamin sa mata. Habang sinusubukan niyang tumakas, dinulo ng kanyang falcon ang mga mandarambong kaya tumayo si Molly at muling lumaban. Binaril siya ng isang babaeng mandarambong gamit ang smoke bomb sa malapit, ngunit gumawa siya ng hadlang para protektahan ang sarili. Sa isang kisap mata, nahuli ng isang mandarambong ang falcon at binali ang leg nito sa harap ni Molly at napahiyaw siya sa kawalan ng pag-asa. Naginawang patay sa lupa ang lahat ng mga mandarambong na nakapaligid sa kanya. Sinuot niya ang kanyang salamin sa mata at hinanap si Bailey, ngunit wala na ang bata. Si Molly ay sumisigaw sa dalamhati na pinakawalan ang kanyang kapangyarihan na nagdulot ng bunganga sa lupa. Pagkatapos, ibinaon niya ang kanyang falcon at inihanda ang sarili upang iligtas si Bailey. Pagkatapos ay sumakay si Molly sa isang bangka patungo sa punong tanggapan ng mandarambong. Umasok siya sa base ng kaaway at tinanggap siya ng isang grupo ng mga lalaki na madali niyang natalo maliban sa isang nakatakas. Samantala, sa opisina ng Deacon, binigyan siya ni Augre ng update tungkol sa pagdating ni Molly, ngunit naantala kapag ang mandarambong na tumakas mula sa binatilyo ay nag-ulat na sila ay inaatake na. Nagulat si Deacon habang si Bailey, na nakaupo sa harap niya, ay bastos na nagbabanta sa kanya ng pagkakaroon ni Molly. Ang pinuno ay naging mas inis kay Bailey at inutusan ang kanyang mga tao na patahimikin ang bata, ngunit walang makakagawa nito. Sa halip ay nagtalo si Nakim at Augre, na nagpasabog sa galit ng Deacon at inutusan ang lahat na pigilan si Molly. Ang lahat ng mga mandarambong ay nag-aagawan upang hanapin ang binatilyo habang binabalaan ang isa't isa sa kanyang kakayahang magbasa at kontrolin ang mga isip. Di nagtagal, nakikipaglaban si Molly sa mga mandarambong kahit saan siya magpunta, ngunit walang makakahadlang sa kanya. Samantala, ang mga bilanggo, kabilang si Earl, ay naalarma sa kaguluhan. Sinasamantala niya ang pagkakataong makatakas, kasama ang iba sa pamamagitan ng panlilinlang sa gwardiya. Ipinaalam ni Earl sa mga bilanggo ang plano ng Deacon na magsumamo kay Molly, kaya't lahat sila ay nag-armas para patayin ang kabataang babae na may mga superpower bago pa huli ang lahat. Dahil hayagang ginagamit ni Molly ang kanyang kapangyarihan at ang mga bilanggo na armado ng baril. Maririnig ang pamamaril at pagsabog sa opisina ng Deacon. Ang duwag na pinuno ay sumusubok na tumakas, habang si Auger ay dinadala si Bailey sa kanila at si Kim ay nananatili sa likuran. Iniska ng Warrior Marauder ang lugar para kay Molly at siya ay lumitaw. Sinimulan nila ang kanilang matinding labanan, kasama ang mga kasanayan sa pakikipaglaban ni Kim bilang isang malaking kalamangan. Ang malaking punyal ni Molly ay walang pagkakataon laban sa robotic na braso ni Kim. Patuloy niyang hinahagis ang nakababatang babae sa lahat ng direksyon ng walang pagsisisi. Inihagis ni Kim si Molly sa bulwagan at sa unang pagkakataon, isang sulyap ng emosyon ang lumitaw sa kanyang mukha nang makita ang mga bangkay ng kanyang mga kaalyado. Mainit para sa paghihiganti, sinisingil niya si Molly at ang batang babae ay tumakas sa susunod na silid. Ginagamit niya ang pinto para harangan ang babae at sinamantala ang pagkakataong sirain ang robotic arm ng kanyang kaaway. Sa lalong madaling panahon na pagtanto ni Molly na ang pagkawala ng robotic na braso ay wala para sa babaeng mandirigma. Itinulak siya ni Kim palabas ng balkonahe at ang binti ni Molly ay nabuhol sa isang kadena. Ang masama pa nito, nakita niyang nakabitin siya sa gitna ng lunggan ng mga nagsusumamo. Nang makita ang binatilyo, nagsimulang umatake ang mga nagsusumamo. Sa kalaunan, ang matalinong babae ay nakalaya at naghahanap ng paraan upang makalabas ngunit ito ay isang patay na dulo. Wala siyang pagpipilian kundi ang pumasok sa isang walang laman na hawla ng nagsusumamo upang protektahan ang sarili. Habang ang mga hayop ay agresibong nakikipaglaban sa isa't isa, si Bob ay nakahanap ng pagkakataong makatakas sa pamamagitan ng pag-akyat habang ang iba pang mga hayop ay sumusunod. Di nagtagal, hinanap ni Bob si Deacon at agad siyang inatake. Inutusan ng pinuno si Augre na barilin ang nagsusumamo, ngunit tumanggi ito at lumabas ng silid. Sa kasamaang palad, walang humpay na sinasalakay ng ibang mga nagsusumamo ang katulong. Habang sumisigaw si Deacon sa pagkabigo, habang nakikipaglaban kay Bob, si Will, na ngayon ay isang nagsusumamo, ay pumunta sa silid upang sumali sa pag-atake. Nakipag-away ang amo sa dalawang malalakas na hayop at sinamantala ni Bailey ang pagkakataong makatakas. Samantala, sa labas ng lunggan ng mga nagsusumamo, nagawa ni Molly na lumabas sa hawla para lamang ipagpatuloy ang pakikipaglaban sa kapwa nagsusumamo, mga mandarambong. Hindi natagal, tumakas siya sa isang bakanteng silid upang siyasatin ang kanyang sugat, ngunit nakarinig siya ng kalabog at lumabas si Margaret sa kanyang pinagtataguan. Nilapitan siya ni Molly at tinanong ang lokasyon ni Bailey. Sinabi sa kanya ng babae na ang bata ay nasa ibang palapag sa itaas at nagsusumamo para sa kanyang buhay, gayunpaman, walang kabuluhan ang lahat at sinaksak siya ni Molly. Pagkatapos, umakyat ang binatilyo, ngunit nakatagpo muli si Kim at ipinagpatuloy nila ang pakikipaglaban. Si Molly, na mas determinado kaysa dati, ay tinapos si Kim ng tatlong headbutts. Pagkatapos, ang binatilyo ay nagtungo sa silid upang hanapin si Bailey, ngunit si Deacon, na nakakagulat na nakaligtas, ay dumudulas sa kanyang likod gamit ang isang punyal. Si Molly, na nanghihina, ay sinuntok ang lalaki, kaya napaatras ito sa kinaroroonan ni Kim. Hinawakan ng mandirigma ang binti ni Deacon para pigilan siya sa paghabol kay Molly. Ngunit sa halip ay binaril siya ng baliw na pinuno. Nang walang anumang kasalanan, hinarap niya si Molly, ipinaalam sa kanya kung gaano siya kayaman. Si Molly ay sumisigaw sa galit, pinakawalan ang kanyang kapangyarihan, gayunpaman, hindi nito pinipigilan ang sira ng mandarambong.
Patuloy ang pag-aaway ng dalawa hanggang sa makarating sila sa balkoni ng fighting arena kung saan naghihintay sa ibaba ang mga nagsusumamo. Ang binatilyo ngayon ay kalahating malay dahil sa kanyang mga pinsala at ginagamit ng diakon ang oras upang magbigay ng isang panatikong talumpati na nagkukunwaring nag-host ng isang supplicant fight sa kanya bilang panalo. Iniipon ni Molly ang kanyang natitirang mga kapangyarihan para palayasin si Deacon sa gilid ng balkonahe at nagtagumpay siya. Ang baliw na lalaki ay unang bumagsak sa lungga ng nagsusumamo at naging kanilang kapistahan. Sa sobrang pagpupursig, tumayo si Molly at kinaladkad ang sarili palabas ng silid. Bago umalis, nakita niya ang mga magulang ni Bailey na ngayon ay nagsusumamo at nagpasya siyang tapusin ang kanilang pagdurusa gamit ang kanyang mga bala. Pumunta siya sa itaas na palapag at sa wakas, nakita niya si Bailey na nakatayo sa bulwagan. Ngayon ay ligtas at maayos, ang dalawa ay nagyakapan sa isa't isa bilang maluwag. Matapos ang matinding sagupaan, isang lalaking nakasuot ng maitim na suit ang kalmadong naglalakad sa gitna ng nagsusumamo. Siya ay tinulungan ng ibang mga lalaki na nakasuot ng laboratory suit. Pagkaraan ng ilang sandali, pumasok ang isang walang sapin ang paa na nakasuot ng hospital gown at hinawakan ang ulo ni Deacon. Nakita niya ang isang pangitain ni Molly na ginagamit ang kanyang kapangyarihan at ipinaalam sa lalaking nakasuit na narito ang binatilyo.